start natin yung 6 years old Hyundai Ion. Kung ano na yung condition niya. Okay, one click. Okay, umaandar na po yan. This is my 6 years old Hyundai Ion. Okay, it's the start na naman natin si 8 months running 8 months Suzuki S-Presso. Okay. So yung 8 months old Suzuki S-Presso ko, purely DIY maintenance, as well as yung Hyundai Ion, purely DIY maintenance. So engine check tayo sa Hyundai Ion. So hindi nakakaalam, 6 months, 6 years old Hyundai Ion, purely DIY din. Versus Suzuki S-Presso 8 months old. So ay ko compare, mamaliit talaga yung engine ng Ion, since 800cc lang siya. So ito yung engine bay ng kape. Smooth. So kung titingnan mo sino yung mas smooth, no, ito 6 years old Ion na po ito, no, naka-idle na po ito. So as you can see, parang titingnan mo yung engine ng Ion, parang hindi umandar. Pero kung if true sounds, naririnig mo yung engine sound niya. So punta tayo dun sa kape natin. So ito yung 8 months old kape, no, naka-idle na din. So smooth din. Kung titingnan mo, parang hindi siya naka-on. So all I can say is alagaan natin ang mga isang sasakyan natin para in the long run hindi sasakit yung ulo natin. At hindi tayo pagbabayaan ng ating mga sasakyan. So as you can see, may tumutulo, no. Huwag magpanic. Signs of good engine po yan pag once na may tumutulo na tubig. Yan yung sign na meron tayong good engine. Dito po yung sa Suzuki S-Presso. So tingnan natin sa kape, tingnan natin sa Ion mamaya. Hyundai Ion. So as you can see, may tumutulo din. No, may tubig na nag-drop. Babansin mo, may tubig din, no? So signs of good engine.